Action! Musta mga Epekto? Spurf de Castro to at welcome sa bahay ni Epekto. Andito tayo ngayon sa Mike's Guitar Spot at kasama ko ang aking matipunong kaibigan at ano pa bang ikukuha ko sa iyo? Poging guitar tech. Reliable, maaasahan. Ang iPhone 7 winner of 2017 ba yan? 2017, oo. Kanapin natin, dito yun eh. Sa mga nakakaalam, if you know, you know. Yes, you know, si, you know. Si Popoy Uy, head guitar tech or second to the head, ano ba? Second to the head. Oh, second to the head assistant lead guitar tech. Yes, sir. Lead guitar lang ba ginagawa mo? Pati rhythm, pwede rin. Ah, pwede na rin. Oo, pwede rin. Pati bass. Yan. Okay, so andito tayo ngayon dahil noong isang araw, nag-video shoot kami. Tapos, sa kabutihan ng Guitar Pusher, nag-provide sila ng mga J-Craft guitar. Ito, J-Craft guitar para magamit ko sa video na yun. Pero, ito, isa rin ito doon. Pero, merong mga takes na pinili kong hindi gamitin ng J-Craft. Hindi dahil sa hindi sila maganda. Actually, especially for the price, solid ang quality ng mga instruments na to. Kaya lang, ang ka-alternate nila ay PRS. PRS na Custom 24. Oh, at saka PJD guitars PJD. Na St. John. Tapos ano ba yung mga gitara ni Tim dun, no? Well. Anyway, yung mga videos na yun, lalabas yun sa main channel. Abangan nyo yun. Maganda yung film shoot na yun at saka mga music video performances yun. So, andito tayo ngayon para diskubrihin kung bakit ko piniling hindi gamitin ang mga J-Craft. Nagamit ko sa mga isa dalawang kanta yata. Isang kanta, oo. Oo, kaya lang, nung inulit ko yung mga kantang yun, gamit yung PRS at yung PJD. Iba eh. Mas iba pinili ko yun eh. Tapos hindi rin namin maintindihan kung bakit ganun. Maganda yung tunog, maayos yung tunog. Na-set up na. Maganda yung tone sa labas eh. Maganda yung tone sa labas. Tapos, andun si Popoy nun, pinalitan niya ng bagong strings to, coated na string joy. Yes. 10 to 48, balanced string set. Tapos habang walang strings, pinalish din yung frets. Mm-hmm. Inayos yung action, inayos yung truss rod, inayos lahat. Mababa yung action nito. Walang sabit yung frets. So, lahat ng qualities na dapat very playable yung gitara, meron siya. Dito na. Pero, nung tinugtog ko na, parang may laban. Oo, may kakaiba. May kakaiba sa kanya. Oo, may kakaibang laban. So, didiscovery natin. Ngayon, sa akin, ang tingin ko, ang kaibahan is yung neck angle o yung pitch ng neck. Kasi, even though mababa yung action niya at walang sabit yung frets, parang pag tinutugtog ko siya dito sa baba, dito sa lower frets, mas komportable siya. Pero pag nandito na ako, parang struggle na eh. So, ang pakiramdam ko is parang instead na nag-glide yung kamay ko ng isang normal. Oh, isang plane lang. Parang papasok na ganun. Tapos pagdating dito, parang masikip na. So, ang gagawin natin ngayon ay ibahin natin yung neck angle. Yes, yung neck pitch. Baguhin natin ng konti para mahuli lang yung magandang setup. Oh, paano gagawin yun? Lalagyan natin ng shim. Lalagyan natin ng shim. Shim is not evil. Oh. hindi ibig sabihin nun na may defect yung gitara mo. Ibig sabihin nun, iba yung may setup. Para sa ibang tao siguro, sa ibang players, okay na sa kanila yung ganitong setup. Sa akin personally, meron akong hinahanap na iba. Akin din, honestly, may igaganda pa siya. Without the shim, okay na siya. Pero sabi nga ni Perf, hindi pa pwede. So, lagyan natin ng shim. Tignan natin ano pa yung pwedeng gawing tweak dito. In-explain ko kay Joe ko to eh. Yung, alam mo yung pag live performance, pag tumutugtog ka sa bar, kung ano yan eh. Kung ano mangyayari, yun na yun. Oh, yun na yun. Yun na yun. Eh, video to eh. Kaya nga eh. Pwede yung ulit-ulitin. Tapos, although sa audience, pwede maaaring hindi nila mapansin na hindi. Meron kang, alam mo yun, meron, na nabibitin ako. Oh, nabibitin ako. Sa akin,
habang tumutugtog ako, meron ako ibang iniisip. Yes. So instead na nakafocus ako sa tugtog ko, inaalala ko kung tatamaan ko ba ng maayos or parang iniisip ko, struggle to. Kung iniisip ko na yun, dagdag yun. Dadagdag pa yun sa... Hindi na ako tumutugtog. Oo. Diba? Dagdag ka lang iniisip pa dito sa gitara. Nag-aalala na lang ako noon. Wala na yung focus mo. 100%. Although sa labas, hindi nila naririnig yun. Hindi rinig yun. Hindi rinig yun. So, biglang, pang peace of mind. Yes. Kasi pag gusto mong tumugtog ng best mo or best mo for that time. Particularly, yes. Oo. Dapat, 100%. 100% nakafocus ka sa for kung ano. Disclaimer, hindi ito sponsored ng Guitar Pusher. Hindi ito sponsored ng J-Craft. Hindi ko rin binabash ang J-Craft. Tulad ng sinabi ko kanina, very good instruments, especially for the money. Yes. So, ang gagawin natin is, syempre, gawa natin ang paraan para mas mailapit siya sa ine-expect. Mahuli. Oo, mahuli. Yung pakiramdam. Yung hindi, hindi ine-expect. Yung requirements ko sa gitara. Para tingin na malinis ba? Malinis. Perfect. Ganda-ganda. Really. Really. Ganda-ganda. Okay. Medyo tabi yung butas. Yan, no? Oo. Muntik na. Bingit. Oo. Pero, tingnan natin. Oops! So, ano gagawin natin yung shim? Peak. Na tin. Tin yan, o. Dahil parating na kinagat ka natin ang lamang ko eh. Dapat folding hands eh. Boy, pag magtotono ka ba, dapat nakahiga ang gitara o nakatayo? Ako playing in a position. Eh, ba't tinotono mo nang nakahiga? This is only for video purposes. Oh. Kids, don't follow this. Don't try this. Nagawa mo ngayon? Ito, hindi kita ko na yun din. Tapos, i-recalibrate natin yung height ng strings. Kasi, since naglagay tayo ng shim, dadapa na yung action. Dadapa. Nalapit natin yung neck. So, kailangan itaas yung saddle. Yes, sir. Okay. And, take note, hindi gumalaw ang neck nito. Ha? Hindi ko tayo nag-aagay sa plus one. Parating na mani, boy. Sumamani. Take note muna natin ha, pagka nag-a-adjust ang action, dapat parallel yung saddle, sabi yung nakaganyan yung isa o. Ganyan. Ano? Dapat parallel siya, pantay. Habang pantay yung height yan. Okay. Tapos, pinipindot ko yung strings para makita yung mirror image ng strings sa fingerboard. Para kung ano yung galaw ng fingerboard, ganun din yung galaw ng strings. Kasi, naka-curve yung radius ng fingerboard mo, flat yung setup mo, weird yun, mababa sa gitna. Diba? Mataas sa dulo. So yan, nakasunod lang siya. Nakasunod sa radius? Nakasunod sa radius. O yan, playing position na. Playing position. Yan ang final na. Proven. Proven. Ano? Mismo. Ayos ba? Malaking bagay. O, teka. May gagawin ako dyan. Sandali. Okay. So, naka-tension na. Nakatono yung strings, no? So, quarter 30 ito mo pwede. Quarter 30. Tapos ito, lulugan mo lang hanggang sa mag... Parang pinalagotok mo yung leg. Mm-hmm. Well. Yun. Okay. Tapos ikita mo na. Kumbaga parang kinairopractor mo yung gitara. So mas nagsipin ko rin. So ibig sabihin nun, hinila ng strings yung neck pa padikit sa katawan.
Yan o, nag-flat ng konti. Nakita ko rin yan. Yung gumawa yan. Sino? Sa, si, ba, malamang si Early Wine or sa Fender yan. Ewan ko kung psycho-acoustic yan eh, pero feeling ko mas responsive yung gitara. Meron. Para mas buo. Hindi, pati tension eh. Yun. Ha? Daruin mo sa taas. Pansin ka, compare mo dito sa isang stock, parehong kulay. Actually, kahit hindi mo patunogin yan, kapain mo lang yung neck. Tugtugin mo lang na regular, doon mo mapapansin. Hindi ko kailangan saksak, no? No, hindi. Yung feel lang, feel lang neck, string sa neck. Yung number one, yung action, tsaka yung... Action, o. Action. Alin yung mas malambot? Ito. Mas malambot yung isa, no? Ayun, no? Yan, yeah, parang may laban, no? Tsaka ano, maganit yung maganit. Fret. Oh. Ito ah, malaban ako ah. Yung response. Hindi naman ko dahil sa, well, number one, bumaba na yung sanat. Wala akong ginalaw sa nat. Talaga? Wala. Ano to? Pero ano masasabi mo? Ano impression mo yon? Mas playable to. Mas playable, no? Mas playable to. Hindi lumalaban? Hindi. Pero maliban dito sa medyo lumalaban dito sa third string. Pero kumpara doon sa isa? Malayo. Malayo, no? Response. Ah, kailangan panoorin mo yung video namin ni Poy para malaman mo kung ano sagot. Ay, mo! Pero, oo, kasi yung ginawa namin, mahirap i-kwan eh. Kaya nga. Mahirap i-display sa video. So, pero ikaw, hindi mo alam kung ano yung ginawa namin, pero ramdam mo na may difference, di ba? Meron eh. Layo. Layo, di ba? Number one yung, ayun, no? Yung response kasi, oh? Di ba? Maganit. Ito, proper guitar. Proper guitar. Pero pareho silang J-Craft, parehong model. Pareho. So yung ginawa lang namin yung difference niyan. Wala kaming pinalitan kundi strings. Tapos meron lang kami in a tin wick. Ba't ganun? Nawala. Hindi naman fret level. Hindi, wala. Hindi kami nag-fret level. Siguro, kung lang, pinolish lang yung frets. Yun. Oh, pero hindi siya fret level. Hindi fret job. Oh, definitely. Iba-iba yung strings eh. Malamang kapag... Thank you.
laki. Talon talaga eh, pero hindi ko makuha. Abangan, hindi. Actually, magiging party ka na ng video na to. So, panoorin mo na lang yung... Abangan ko tuloy yan. Oh, panoorin mo yung final video para malaman mo kung anong ginawa namin. Pero, definitely ang layo. Layo, ha? Malayo. Okay. Good. Thank you. Ano to? Okay, so naitono na natin. Nilagyan mo ng shim. Shim. Mm-hmm. Nakita niyo yung shim, manipis lang na pick, very thin pick nilagay sa may puwitan, sa may sa dulo ng neck puwitan ng heel. So ang effect noon is yung neck mula sa pagiging ganito, yes, nagganon siya. Tinulak mo siyang ganun. Okay. Nakaganon. Kasi which is yung tama kasi parang pag tinutugtog yung wala pang shim, parang yung kamay ko pag ganun. Ay, papasok dito. Parang nag merong kakaiba eh. Dito. Kaya dito parang masikip. Masikip dito eh. So pag nung inangat na to, parang mas tama na yung triangle. Tama na yung pakiramdam mismo ng strings, yung height. So malamang mayroong mga hindi naniniwala na gano'ng kalaking diferensya kasi manipis yung neck. Pero pag manipisin dito, maliit yung thickness, i-multiply mo yung entire length. Entire length ng neck eh. So, parang iniba mo yung plate. Malaki. Malaking difference actually. Tapos, hindi na natin nasukat eh. Pero kung sana sinukat wala, natin. Wala nang sukat-sukat yun. So, ito, nirecord namin sa video para pakita sa inyo tapos pag-usapan lang. Pero alam namin mahirap paniwalaan. Yes. Mahirap. Mahirap paniwalaan. Pero, testingin nyo. Madali lang naman. I mean, pag mag-experiment kayo, luwagan nyo lang yung screw ng neck. Dahan-dahanin nyo lang, tanggalin nyo yung neck, lagay nyo lang ng ano. Tapos pag higpitan nyo, huwag babrasuhin. Huwag. Basta kailangan, very gentle. Mm-hmm. Very gentle. Tamang higpit lang. Tamang higpit lang. Kailangan yung poetic. Huwag yan ang gagamitin nyo. Ito, para mas accurate. Yan. Yan yan. Yun. Ganyan ka ni Peace. More of the feel eh. Yung effect niya. Tsaka yung muscle memory din eh. Kasi sanay na ako na dito yung travel ng kamay ko. So pag pakiramdam ko na papasok, parang nakakagulo. Ngayon, ang tanong, gano'n mo kadalas ginagawa yan? Meron na akong ginawang ganito sa ibang gitara na... hindi stock. Meron akong yung isang Moore na GTRS, yung pinakauna ko nasubukan. Yan. Nilagyan ko ng shim yun. Tapos ang ginamit ko, business card. Business card naman. Business card. Buong neck. Buong neck. Buong neck. Buong neck. Buong neck. Pwede yun, pwede kasi yun. Para parang masyadong nakapasok. Mm-hmm. Masyadong nakapasok. Yun naman, pag masyadong pasok yung neck, pakiramdam ko, andito yung kamay ko. No? Yes. Nakaganoon. May ganoon naman. Meron din akong ginawa na parang ganito din kasi yung neck angle na napa-atras na ganun, Gibson yun eh. Yes, yung naka-tilt talaga yun. Typically Fender, either flat na ganun or medyo nakaganyan. So ito naman parang naging extreme na masyadong gumanon. Yes, kaya, binalance lang. Binalance natin. Yung RJ guitar ko dati, yung naka-direct aids da ngayon. Yun, siniman yun dahil bolt-on siya, pero naka-tunomatic bridge. Oo, yes. Iba rin yun. Ibang case din yun. Kasi Fender neck joint, tapos nun Gibson yung bridge, yes. Di ba? Eh, tunomatic, kailangan nakaliad. Kailangan nakaliad. Kailangan nakaganon. Mm-hmm. Para, ganun. Tapos, yung mga Jazzmaster, ganun din. Kailangan mo itilt back. Yun, tapos... yung ginawa nating chiropractic adjustment. Yun. Parang mas... Naka-record ba yun? Yun, ni-record niya ka. Ayun. Nasa... narinig mo yung lagutok, di ba? Lakas. Meron. Parang hinilot yung neck. Oo. Meron din kami chiropractor na ginagamit dito na practice. Pero iba, ibang video naman yun. So, ito, parang mas responsive siya ngayon. Oo. Resonant. Parang, nung una, parang medyo... kasi ginagawa namin yan. For setup lang. Let's say, kailangan mababaan yung action. Wala ka ng way para mababaan yung action dito. Oo. Paglalagay kami ng shim.
Pero yung ginawa natin, hindi naman about action. Hindi action. Actually about action. It's about touch. Feel naman. Feel at saka touch. So, medyo may something new na naman na nakuha ako. Kasi, kung eh. Tag dito eh. Wala nang... Wala ka nang ibang pwedeng gawin eh. Mm. Wala na. Mababa yung action, malinis yung frets, straight yung truss rod. Pero may something nakakaiba. Pero lumalaban pa rin yung gitara. Oo. Di ba? So, neck angle. Yun ang... Yes. Yun ang next na kailangan i-adjust. Mm. Pero siyempre, hindi applicable yun sa mga set hindi. Neck, di ba? Oo. Wala ka na magagawa. Sorry ka. Sorry ka. Pero usually naman yung mga gumagawa ng set neck, alam na nila yung... Oh, compensated na ba nila yun? Ayos na nila yun. Sa set neck, pwede mo galawin yung height ng bridge. Tapos yun parang... Right. Tas yung... Mm. Pwede mong tas mo ng konti yung nut. Yes. So... Nakiganong ka tapos yung ginagano mo yung angle yung ng, angle yung plane ng string. Oo. Pero mas kasi anong nangyayari naman doon pagka angle na kasi yung may neck pitch na siya. Mm. Pag ina-adjust mo yung bridge kasi noon, umaalay yung string sa may last fret. Diba? So ito kasi iba yung galaw eh. Parang ganoon eh. Parang ganoon siya. Ito parang one way lang eh. One way. One way lang siya. So yun sa set neck. Mm-hmm. Pero usually, hindi na kailangan gawin yun. Hindi na. Sakto, may gig ako Sabado. Gabitin ko to. Gigging guitar na siya. Gigging guitar. Actually, gigging guitar na siya after ko ma-set up. Kaya lang, with Mr. Maarte ako eh. Sabi ni Perp, hindi. Di pa pwede. Kulang pa eh. Pinahinog yun. Mas magandang term. Mas nahihinog yung gitara. Ibang setup nga lang. Ibang material meron din, di ba? Ako hindi naman niniwala dun. Ganyan. Okay. Di ako niniwala doon. Yung sinasabi nila, dapat kahoy din. Dapat kahoy din daw. Hindi. Ganun din ako. Hindi ako niniwala doon. Marami kaming inuong gitara dito. Ang shim, factory shim is sandpaper, minsan papel. Papel. Oo. Business card. Credit card. Pick. Yung pick na yan, galing din sa isang boutique maker na yun ang ginagamit niya pang shim. Hindi. Kasi baka hindi tumutunog yung amp niya. Siyempre, guitar tech ako, kailangan ko i-check, di ba? Wala eh. So ako, pupunta ako doon sa amp para i-check. Balik tayo sa sinasabi mo, yung guitar tech. Mm. Ay, yung guitar maker na boutique. Oh. Pick din yung ginagamit. Mm. Oh, hindi kwan yun. Oo, hindi. Although may nabibili ka sa stumak na shim, di ba, yung mga 5D. Meron. Ganun. Pero, may given yung tilt nun, saka buo yun, kahoy. Yun naman yun. Pero, hindi na kwan yun. Sa akin, hindi ganun kayo. Walang ba, wala na. Hindi na lumalaban yun sa taas. Mm. Alam nila. Alin? Hindi nila yun. Alin dun? Tururu! Maraming leaks na hindi na nakakaw ko kay Perth. Yan. Kaling na set, ah. Walang choke, komportable yung... Wow! Okay na. Yan. So, kung meron kayong gitara na may konti pang laban, kahit tama na lahat ng ibang setup points, yan. Pwede nyo paglaraan yung neck angle, neck pitch. Experiment lang. Diba? Hindi nyo naman masisira as long as dahan-dahan yung ginagawa. Yun. At syempre, kung gusto niyo ipagawa sa may experience na, punta lang kayo dito sa Mike Sis. Sa Mike Sis. Paranaque, Green Heights, Paranaque. Yes, sir. Napin nila si Perf. Ay, nako. Alis na ako eh. Yun nga eh. Pagbalik ko na lang. Yan, magpo-post si Perf. Kung nalito siya. O yun, so, hanggang dito na lang muna muli. Magkita kita tayo dito lang sa bahay ni Pecto. At syempre, Poy, salamat. Maraming salamat. May natutunan din ako. Galing. Alam na niya yun.
Siya, patuloy mo. Pero party. Party na, walang pick, oh. Bye-bye.